hindi maka-attend, at least meron silang reference nung pinag-aralan natin. Okay, ngayong umaga na to, ang ating tatalakayin o ang ating paksa ay tekstong procedural. Pag nakarinig kayo ng salitang procedural, ano po ba yung naunang napapasok sa utak natin? Meron po ba kayong idea kapag narinig nyo ang salitang procedural? Ano po yung pumapasok sa utak natin? Pwede po tayo mag on mic, no? Pwede niyo pong i-open yung mic nyo. At pwede rin po kayong sumagot sa chat box. Teka lang. Sorry ah, meron yatang nagpapa-admit. Meron po ba kayong idea kung ano po ang ano sa inyo ang salitang procedural? Sabi, proseso. Very good, no, Christian? Sabi rin ni Jessica, proseso din. Sabi ni Christian Dado, para sa eksaktong sagot niya, prosesong may pagkakasunod-sunod. Very good. Sabi naman ni Bea, pamamaraan. Okay. Sabi ni Van, proseso. Sabi ni Raycelin, mga hakbang na sinusundan. Very good. Okay. Magabay sa paggawa. Very good, no? Lahat ng ito ay tama. Pag sinabi nating procedural, ito ay proseso o wakbang para magawa mo yung iyong gawain. Ay, sorry, nang tama. Okay? So, pag sinabi nating tekstong procedural, ito ay isang uri ng teksto na nagbibigay ng impormasyon kung paano ginawa o sinagawa ang isang bagay o gawain. Kadalasan, naglalahad ito ng serye o mga hakbang sa pagbuo ng isang gawain upang matamo ang inaasahan. Sa tekstong ito, pinapakita ang impormasyon, kronolohikal na paraan o mayroong pagkakasunod-sunod. So, sa tekstong procedural daw, kadalasan daw ito ay may tinatawag na kronolohikal o timeline. Meron din daw itong serye ng pagkakasunod-sunod upang madaling maintindihan ng mga mambabasa yung binabasa nila. Ang layunin ng tekstong procedural ay makapagbigay ng hakbang, proseso, direksyon upang maging matagumpay yung serye na gagawin nila ng ligtas, epesyente at naangkop sa paraan. Kadalasan, ito ay sumasagot sa tanong na paano, katulad ng paano niluto, paano ginawa, paano binuo at paano nangyari. Ito ay kakabit o kaakibat ng tanong na paano. Sa ngayon, no, sa ating panahon, maraming mga bagay-bagay tayong tinatawag na do-it-yourself o yung DIY. Kaya nararapat din o kung ating mamarapatin, dapat marunong tayong umunawa at magbasa ng tinatawag nating procedure. Kadalasan yung mga procedure ay kalakip ng mga bagay na ginamit natin. Halimbawa, no, ang electric pan. Pagbili natin ng electric pan, may procedure yan kung paano bubuuin. Hindi naman ibibigay sa'yo na supermarket yan na buo na. Ikaw ang magbubuo sa bahay ninyo. Pangalawang halimbawa, no, kapag bumili ka ng lamesa. Pag bumili ka ng lamesa, meron din procedure na ibibigay sa'yo ang pamilihan para mabuo mo yung iyong biniling lamesa. Ganun. Meron tayong mga uri ng tekstong procedural. Pwedeng paraan ito ng pagluluto. Ito ay karaniwang uri ng tekstong procedural na nagbibigay ng panuto sa mambabasa kung paano magluto. Sa paraan ng pagluluto, kailangan ay malinaw na pagkakagawa ng mga pangungusap. At maaring ito ay magpapakita rin ng larawan. So, ito. Ng pagpapakita ng larawan. Tapos, kung mapapansin nyo, mababatid nyo, may nakalagay dito, paano magluto ng adobong manok. Diba? Meron din tayong ingredients at meron din tayong step-by-step procedure o yung mga panuto natin. Diba? Next, dumako tayo sa tinatawag nating panuto o yung sa English instruction. So, ito daw ay nagiging gabay natin upang mabuo natin yung hakbang na gagawin natin.
Halimbawa, step by step procedure on how to cook chicken adobo. Una, magpainit ng mantika sa hawali. Pangalawa, igisa ang bawang at sibuyas. Pangatlo, isunod ang manok. Kung mapapansin nyo, may mga serye o hakbang. Diba? Yung pangatlo, ito na yung tinatawag nating panuntunan para sa laro. Ito yung nagbibigay ng mga gabay na dapat sundin natin. Ito yung nagbibigay ng gabay sa mga malalaro. Tulad ng 13 rules in basketball. Diba? Meron daw 13 na rules. Next, manual. Pag sinabi natin manual, ito yung nagbibigay ng kaalaman kung paano gamitin o pagganahin na patakbuhin ang isang bagay. Karaniwang nagpapakita ito ng mga bagay na nakikita ito sa mga bagay na kuryente tulad ng computer, electric pan, washing machine, at iba pang appliances. Kadalasan, meron din itong safety tips. No? O, tulad niyan. Una, halimbawa, bumili ka ng microwave, no? Sabi dito, safety tips. Number one, follow the manufacturer instruction for use. Pangalawa, or number two, use microwave safe containers. At yung pangatlo, avoid superheated water. So, mga ganun. So, may mga safety tips siya and instruction para magabayan kayo sa paggamit ng bagay na binili nyo. At yung panghuli, meron tayong tinatawag na eksperimento. So, sa eksperimento, ito yung tumutuklas sa mga bagay na hindi talaga natin alam. Diba? At para maintindihan yung eksperimento na isusulat natin, kailangan ito ay nakasalin sa Tagalog kung ang bumabasa ay Pilipino, English naman kung ang bumabasa ay mga Amerikano. Bakit ba ginagawa ito? Ba't sinasalin sa mga lingwahe na kailangan na naiintindihan nila? Kasi kailangan yung mga mambabasa ay may alam dun sa lingwahe na babasahin nila para madali nila maintindihan yung sinulat mong eksperimento. At next, meron din tayong pagbibigay direksyon. Pag sinabi natin pagbibigay direksyon, ito yung pinakamahalagang bagay na kailangan nating matutunan. Bakit? Kasi kadalasan, no, hindi tayo makakarating o hindi natin magagawa yung ninais natin kung wala tayong gabay. Halimbawa, sabi dito sa example ko, hanapin sa hanay A ang kahulugan ng simbolo sa hanay B. Isulat sapat lang ang tamang sagot. So, dito sa hanay A, hanapin nyo siya kung nasaan siya dito. Sa hanay B. Halimbawa, ito, bulubundukin. So, ihanayin nyo lang siya. Mga ganun. So, yun lamang yung didiscuss natin. Pero, no, ngayong umaga na to, magre-recap ako dun sa una, pauna, yung chapter 1 na ginawa natin. Para meron kayo idea. So, ngayong umaga na to, ang aking layunin ay sa pagtatapos ng aralin at talakayan natin, kailangan natukoy nyo na ang paksang ating tinalakay sa iba't ibang tekstong binasa. Meron na rin kayong ideya sa mga iba't ibang uri ng binasang teksto ayon sa kaugnayan nito sa sarili at daigdig. At ang pangatlo, nagkaroon kayo ng ideya sa tinatawag nating tekstong informatibo. Ngayong umaga, babasahin ko yung ads na nakita ko. Tapos may mga katanungan ako na pwede nyo naman siyang sagutin sa chat box o di kaya i-mic on nyo na lang. Sabi, paalaala, ang DOST Fieldbox ay hindi nagbibigay ng prediksyon patungkol sa lindol. Pakiusap, huwag magpapadala o magfo-forward ng anumang impormasyon na maaaring lalong mahadagdag sa pagkalito at pagkatakot ng mga nakakabasa dito. Para sa tamang impormasyon, bisitahin ang DOST Fieldbox website www.fieldbox.dost.gov.ph. Ayon sa binasa ninyo, ano ang impormasyon na nakalahad? Meron ba kayong idea? Ano ang impormasyon na nakalahad? May binasa po ako kanina. Ano po ang impormasyon na nakalahad?
Meron po bang magsasabi kung ano po yung impormasyon na nakalahad? Meron pa po ba akong estudyante na nakikinig ngayong umaga? Magandang umaga po. Naririnig po ba ako? Okay, very good. Sabi ni Jenny Lynn, tungkol sa lindol. Oh. Ang sagot mo, Jenny Lynn, ay tama. Tungkol sa lindol po ang nakalagay sa aking binasa ngayong umaga. At ang sabi, paano nakakatulong ang mga ganitong babasahin? Paano daw nakakatulong ang mga ganitong babasahin? Paano po ba nakakatulong? Mayroon pa po ba akong estudyanteng natira? Okay. Nagre-raise daw ng awareness, sabi ni Christian. Nagiging alerto ang mga tao. Very good. Nagbibigay ng linaw para maging handa. Sabi ni Sergico, upang maging alerto ang mamamayan. Very good. Okay, so may mga kadahilanan, no, kung bakit nagbibigay ng paalaala. Tama, upang maging alerto tayo sa kung ano man ang meron sa paligid. Anong uri ito ng teksto? Okay, so anong uri ito ng teksto? Very good. Sabi ni Christian, ito ay tekstong informatibo. Maraming salamat, no, sa mga sumagot. Nakikita ko kayo rito sa chat box ko. Okay, very good, no? Tekstong informatibo. So, may mga iba't ibang uri ng teksto. So, meron tayong batayan, kaalaman sa iba't ibang uri ng teksto. Meron tayong tinatawag na konsepto sa pagkakaroon ng kaalaman sa iba't ibang uri ng teksto. Ang gawaing pagtuklas sa isang makabuluhang gawaing nakapagpapayaman sa kakayahan at kaalaman ng tao. So, kapag daw tayo ay gumagawa ng teksto, ay pinapalawak daw natin yung ating kaalaman. Kadalasan, inuugnay ito sa ating pansariling karanasan, pagbabahagi natin ng suwestyon, opinyon, at mga personal na saluin. Kaya lang, bagamat ganun pa man, tayong mambabasa, kailangan maging mapanuri din tayo upang hindi tayo mabiktima ng tinatawag nating fake news sa media at kapaligiran. Kadalasan kasi, ang teksto o kung ano man yung nabasa natin ay siya yung basihan ng ating nagiging desisyon. Siya din yung basihan ng ating sinusulat, binabasa at naririnig. Base ito sa paglalahad ng isang saloobin, ideya, impormasyon na nakakatulong sa pang-araw-araw nating pamumuhay. At ang teksto din ay kadalasang pwedeng mahasira sa isang tao o pwede rin namang makapag uplift ng kanyang dignidad. Ang teksto daw at ang mga sinasalita o binabasa natin, ito daw yung pinakamahalagang component ng ating pang-araw-araw na buhay. Kasi sa teksto at mga sinasalita, maari daw tayong makapagpayaman ng kaalaman, maari din naman tayong mahasira. No, mahasira sa kapwa natin tao. So, ngayong umaga, magtatanong ako sa inyo. Bigyan ninyo ako ng halimbawa ng tinatawag nating huwad na impormasyon o yung fake news. Bigyan nyo ako ng halimbawa ng huwad na impormasyon. Nanalo po ako ng 1 million. Very good, no? May nag-text sa'yo, nanalo ka ng 1 million. Do, huwad na impormasyon, di ba? Okay, another example. Meron pa ba kayong halimbawa? Si Rastaman tatakbong presidente. Very good. Isang huwad na impormasyon. Diba? Ano pa?
Walang pasok ngayon. Very good. Isang huwad na impormasyon, 'di ba? Sabi ni Maria Katrina Gasta. Okay, next. Next slide tayo. May paparating na bagyo. So, huwad na impormasyon din, 'di ba? Okay, next slide tayo. Ang konsepto ng pagkakaroon ng kaalaman sa iba't ibang uri ng teksto. Ang pag-unawa sa kung anong uri ng teksto ay naisagawa sa paglalahad ng kaisipan o diwa bilang pinag-uusapang paksa. Ito ay mahalaga sa tulong ng kaalaman sa iba't ibang teksto na matutulungan tayo higit kung paano ba dapat maging proseso ang nabatid na kaalaman at kung paano ito maibabahagi sa iba. Sa teksto daw, pinaproseso daw ito sa ating kaisipan kadalasan. At dahil pinaproseso siya sa ating kaisipan, no, yung isip natin, pwede niyang malason. Pwede rin magbigay ito ng magandang kaalaman na pwede nating maibahagi sa ibang tao. Meron daw iba't ibang uri ng tekstong informatibo. Pwede daw siyang makatotohan ng impormasyon. Ito daw ay tungkol sa mga bagay na may pinagbabatayan. Pwede din daw itong tunay na pangyayari batay sa nasasaklaw na kaalaman ng tao. O pwede din lang siyang magbigay ng impormasyon tungkol sa tiyak na kaalaman, bagay at pangyayari. Meron daw tayong katangian ng tekstong informatibo. Pwede daw siyang pili at tiyak ang mensahe ng mga salita. Pwede rin tiyak ang impormasyon na detalye na nasa logical na paghahanay. Pwede ding madaling maunawaan ng binabasa ang ginagamit na pangungusap. At pwede ding maayos ang paghahanay ng mga salita. Kapag nakita niyo daw ito sa isang teksto, ibig sabihin, siya daw ay, ito daw ay isang tekstong informatibo. Kapag pili at tiyak ang mensahe, kapag tiyak ang impormasyon o detalye at may tasalohikal na hanay, at kapag madaling maunawaan ang pangungusap na nakalagay. Meron din daw tayong mga uri ng tekstong informatibo. Una, pagbibigay ng katuturan. Pag sinabi daw natin pagbibigay ng katuturan, ito daw yung pagbibigay ng pahulugan sa isang paksa. Halimbawa, no? Ang depresyon ay isang kondisyon kung saan ang bata o ang teen ay nalulungkot at nawawala ng pag-asa. At sa ganitong sitwasyon, hindi na daw siya interesado sa pang-araw-araw na buhay. Yun daw ang ibig sabihin ng depresyon. Pag sinabi ko namang kasarian. Ano po ba ang inyong kahulugan pag nakarinig kayo ng salitang kasarian? Meron pa ba akong estudyante? Hello. Pag nakarinig kayo ng salitang kasarian, ano ba ang una ninyong naiisip? Okay, pwede siyang pagkakakilanlan kung isang tao ay babae o lalaki, di ba? Okay, oh. Meron akong tanong ha. Halimbawa, pag sinabi kong si Sheena ay magandang babae, ngunit lagi niya kasama ang mga kaibigan niyang Becky. Ano ang kahulugan ng salitang Becky? Very good, bakla. Okay. Bakla. Okay. So, yun, di ba? Ibig sabihin, no? Sa salita pa lang natin, nabibigyan na natin na kahulugan ang isang bagay. Another example, o halimbawa, pwede bang umalis ka dyan dahil pag ako'y nainis sa'yo, sisikaran kita. Ano bang ibig sabihin ng sisikaran?
Sisipain, sasaktan. Very good, no? So, yun pa lang, nabigyan na natin nakahulugan ng isang salita. Okay, next. Uri ng tekstong informatibong. Pangalawa, enumerasyon. Pag sinabi natin enumerasyon, ito'y tala, nulista ng mga ideya, katotohanan, o detalye tungkol sa pangunahing ideya. Kadalasan, ito ay nahalagay o nahahanay sa tuwirang pag-ayos o detalye na sinusuportahan ng definisyon. Halimbawa, mga uri ng pagpapayag, pasalaysay, palarawan, palantad, pangangatwiran. Okay, so bigyan nyo naman ako ng halimbawa ng enumerasyon. Another halimbawa. Sa Pilipinas, meron tayong pulo. Luzon, Visayas, at Mindanao. So, mababatid nyo, na-enumerate siya. Luzon, Visayas, at Mindanao. Diba? O, bigyan nyo ako ng halimbawa ng enumerasyon. Nak. Andre, kuha mo nga ako ng kumot dun para balutan ko to ng kumot. Oo. Ito. Bigyan mo ako ng ano, kumot. Babalutan ko si Andre na ko. Okay, mga buwan. Okay. So, sa mga buwan, meron tayong Hunyo, Hulyo, Agosto, Oktobre, September, November. Oh. So, madali nyo siyang ma-enumerate. Okay. Meron tayong umaga, hapon, gabi. Very good. Meron daw tayong pitong kontinente. Ano-ano yung mga pito nating kontinente? Pwede siyang Asia, Europa, Amerika, di ba? Mga uri ng hayop, pwede. Bilang, very good. Bilang, no? 1, 2, 3, 4, 5, pwede din. Na-enumerate nyo siya. Ano pa? Mga uri ng hayop, orasan, very good. So, lahat ng mga alpabeto, lahat ng mga sinabi nyo ay araw, very good, ay uri ng enumerasyon. Uri. Halimbawa ng enumerasyon. Next. Meron din tayong tinatawag na pagsunod-sunod. Pag sinabi natin sensual, ito yung seri na pangyayari patungo sa konklusyon. Ang konklusyon ay pinatay ni Nina ang kaibigan niyang si Ria. So, sa sensual, mag-uumpisa tayo doon sa pinag-umpisahan ng dalawa. Halimbawa, si Ria at saka si Nina ay magkaibigan. Dahil sa sila ay matalik na magkaibigan, na pagkasunduan nila, na maging magkaklase o mag-enroll sa parehong eskwelahan ng sumunod na taon. After noon, pagkatapos noon, nakilala nila si Brian. Si Brian ay kaibigan ni Nina. At si Ria ay may gusto kay Brian. Dumating ang panahon na si Brian ay na-inlove kay Nina. Nakita ito ni Nina. At sobra siyang nasaktan. Nakaisip siya ng hindi maganda sa kanya kaibigan hanggang sa napatay niya ito. So kung mapapansin niyo doon sa sinabi ko, merong sensual. Pag sinabi natin sensual, may serye ng pangyayari patungo sa konklusyon. Pangalawa, ito ay ang chronological. Pag sinabi natin chronological, ito ay laging may ugnayan sa naunang sumunod na pangyayari sa pagkikwento ng teksto o kasaysayan. Laging may timeline. Para maging makatotohanan isang kwento, dapat meron itong timeline. Halimbawa, naganap ang World War II noong December 1941. Nasundan ito ng serye June 1942. Parang tapos pangatlong serye, September 1942, hanggang sa noong April 1945, nagkaroon ng ikalawang digmaang pandaigdig. So, bigyan nyo naman ako ng halimbawa ng chronological. Bigyan nyo ako ng halimbawa ng chronological.
Okay. So, dumako tayo sa inyong mga sagot, no? Mga chapter ng libro. Very good. May chronological yan, no? Mga naging pangulo ng Pilipinas. Okay, mula kay Manuel L. Quezon. Ah, sorry, hindi pala si Manuel L. Quezon. Emilio Aguinaldo. Hanggang sa ating pangulo na si President Duterte. Mga dumating na bagyo, very good, no? Mga naging bayani ng Pilipinas, 'di ba? Ang lahat ng mga sagot nyo ay pawang tama naman lahat. Next. Meron tayong tinatawag na pagkasunod-sunod. Okay? So, kailangan pagkasunod-sunod. Meron tayong letter C o yung procedural. Kailangan mag-ingat sa pagpapakita ng bawat takbang at siguraduhin na walang makakaligtaang hakbang. Halimbawa, no, paghuhugas ng kamay. So, sa paghuhugas daw ng kamay, kung mapapansin nyo, no, may drawing dito, babasain natin ang kamay natin. Tapos, lalagyan natin ng sabon. Tapos, kukuskusin ng palad. Tapos, pang-apat, kukuskusin ng daliri. At kukuskusin ng mga kuko. At ang pang-anim ay huhugasan ng kamay. Tapos, pupunasan, di ba? So, bigyan nyo ako ng halimbawa ng procedural. Sorry. Bigyan nyo naman ako ng halimbawa ng procedural. Pagsasaing, pagluluto, very good. Pagbe-bake, very good, no? Pagluluto ng kaldereta, very good. Ang gagaling nyo. Pag-assemble ng cabinet, pagtitimpla, paglalaro. Okay? So, ang mga yan ay halimbawa na tinatawag natin na procedural. Okay, next. Meron tayong paghahambing. Pag sinabi natin paghahambing, ito ay pagtutulad ng pagitan o dalawa o higit pang ideya. Kung mapapansin nyo sa larawan, no, noong unang panahon, okay na tayo sa iced tea at sunny orange. Ngayon, kailangan natin na tinatawag nating iced tea or milk tea. Noong unang panahon, okay na tayo kapag nanonood tayo sa malaking TV, black and white pa. Ngayon, hindi lang black and white yung TV, kundi sobrang nipis pa nung TV kasi ano na siya, smart TV. Pwede na rin tayong mag-Facebook sa TV. Okay, bigyan nyo ako ng halimbawa ng paghahambing. Bigyan nyo ako ng halimbawa. Okay, dati keypad lang. Ngayon, touchscreen na. Ang Pilipinas bago at ngayong pandemya, Coke versus Pepsi. Bata at matanda, laruan at gadget, okay? So, ang lahat ng mga sinabi niyo ulit ay pawang tama ulit. Okay, maraming salamat sa mga sumagot. Next, meron tayong tinatawag na problema at solusyon. So, pag sinabi nating problema, ito yung naitala nating problema. At pag sinabi nating solusyon, ito yung kung paano natin binigyan ng kalutasan yung ating problema. Halimbawa, maraming basura sa kalye o kalsada. Ang solusyon, turuan ang mga tao ng tamang paraan sa pagtatapon ng basura. So, ngayong umaga, bigyan nyo ako ng halimbawa ng problema at solusyon. Kahirapan. Problema at solusyon, ha? Maraming basura sa dagat. Okay? Bigyan nyo ako ng problema at solusyon. Example, pandemic, walang face-to-face. Problema yon. Ang solusyon, blended learning. Pagdami ng COVID-19 case, ang solusyon, pag-lockdown sa piling lugar. Pagkakaroon ng pandemic, ang solusyon ay vaccine. Diba? Okay, so tama ulit ang mga binigay ninyo. Bagsak na grado ng mag-aaral. Bagsak na grado, solusyon, mag-aral pa na mabuti. Very good. So, pawang tama naman ang mga sinabi nyo. Next tayo, sanhi at bunga. Saglit lang ha, saglit. Okay,
Pag sinabi nating sanhi at bunga, pag sinabi nating sanhi, ito yung epekto ng pangyayari. At pag sinabi nating pag sinabi nating bunga, ito naman yung kadahilanan. Okay? So, halimbawa, no, sanhi. Kakulangan ng pagkain ng bunga, malnutrisyon ng mga bata. Halimbawa, hindi pag-aaral ng mabuti, ang bunga ay mababang score sa pagsusulit. So, bigyan nyo naman ako ngayong umaga ng halimbawa ng sanhi at bunga. Okay, lindol. Pagkasira ng kapaligiran, very good. Tamad, bagsak ang grado, very good. Okay, so lahat naman ang sinabi nyo ay pawang tama, malakas na ipo-ipo. So, mali. So, lahat naman ng mga binigay ninyong halimbawa ay parang pawang tama naman. So, ang panghuli natin ay, bakit ba sinabing lamang ang may alam? Bakit ba sinasabing lamang lagi ang may alam? Bakit ba sabi na kapag daw may alam ka, lamang ka daw? Kasi kompletong impormasyong iyong binibitawan. Very good, no? Kasi pag may alam ka, hindi ka madali maluloko, di ba? So, yun yung dahilan nun. So, ngayong umaga na to, no? Dahil tapos na yung ating talakayan, nais ko na sumulat kayo ng isang teksto na nakapaloob lahat doon yung uri ng teksto natin. Pwedeng sumulat kayo ng isang paragraph tungkol sa inyo o bibliography ninyo. Pero lahat ng uri ng teksto ay dapat nakapaloob doon. Diba? Tapos i-emphasize nyo lang siya, bilugan nyo. Tapos kung anong uri ng teksto yon, ilagay nyo sa gilid. Ganon ang gagawin natin. Isulat nyo siya sa papel at isend sa akin. Ang deadline ay hanggang Friday. May tanong pa po ba? May tanong? Ma'am, yung Friday ba hanggang anong oras po yun? Ang Friday, wala namang tayong sa Friday, di ba, klase. Kaya hanggang alas 12. Alas 12 ng gabi, kung kailan niya matatapos, pero dapat Friday lang. Netong Friday na darating. Okay po, salamat po. Okay. So, class secretary, paki-screenshot naman yung attendance, so paki-send sa GC. Aba, ma'am, wait lang po. Okay, salamat. Tapos, may tanong pa po ba? Students, kung wala na tayong tanong, no? Magpapasalamat ako sa araw na ito sa pagdalo ninyo. At ulitin ko, wala na tayong tanong, pwede na po tayong mag-leave sa group chat. Maraming salamat po at magandang buhay po sa lahat. Salamat. Salamat.